Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, noon pa man ay nalilito na ang mga individual kung sino ang kanilang paniniwalaan, tungkol sa sino ang tinutukoy ni Apostol Juan sa kanyang sulat sa Apokalipsis, na umano'y binabanggit ang pangalan ng isang tao na nagsisimbolo ng hayop na kamakatawang tao. Mainam na tapusin ang video na ito upang sa dulo ay malalaman natin na noon at sa modernong panahon ay sino-sino talaga ang taong nagdadala ng pangalan na kapantay ng numerong 666. Ang numero 666 na ay isang simbolo na may malalim na kahulugan sa iba't ibang kultura at relihiyon. Partikular sa Kristyanismo, sa Biblia, partikular sa aklat ng Apokalipsis, ang 666 na ay nauugnay sa hayop na kumakatawan sa isang makapangyarihang tao na sumasalungat sa Diyos. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 13 Versikulo 18, ang 666 na ay ang bilang ng hayop. Ang talatang ito ay nagsasaad na ang sinumang may katalinuhan ay makakaunawa sa kahulugan ng bilang na ito, dahil ito ay kumakatawan sa pangalan ng isang tao. Maraming interpretasyon ang ibinigay sa kahulugan ng 666. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ito ay tumutukoy sa isang partikular na tao, tulad ng isang emperador o isang lider ng relihiyon. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay kumakatawan sa isang sistema o ideolohiya na sumasalungat sa Diyos. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon sa kahulugan ng 666. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ito ay isang malas na numero, habang ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang simbolo ng kapangyarihan at kontrol. Ang ilang mga grupo ay naniniwala na ang 666 na ay tumutukoy sa Papa sa Roma dahil sa titulo niyang Vicarius Filii Dei bilang Vicar of the Son of God. Ngunit ang malaking katanungan, bakit ginamit nila ang salitang Vicarius Filii Dei, samantalang ang Vicarius Filii Dei? Ayon sa mga malalaking encyclopedia katulad ng Wikipedia, ay hindi kailanman naging opisyal na titulo ng Papa. Ang opisyal na titulo ng Papa ay Vicarius Christi, o Vicar of Christ, na kailanman ay hindi kapantay sa numerong 666. Narito ang kalkulasyon ng salitang Vicarius Christi, na gamit ang Roman numeral. Sa salitang Vicarius, ang V ay 5, ang I ay 1, ang I 100, at A ay 0, ang R ay 0, ang I ay 1, ang U ay 5, at ang S ay 0. Narito ang total sa salitang Vicarius, 112. Punta naman tayo sa kalkulasyon ng salitang Christi. Ang C ay 100, ang R ay 0, ang I ay 1, ang S ay 0, ang T ay 0, ang I ay 1. Narito ang total ng salitang Christi, 102. At ang total sa salitang Vicarius Christi ay hindi umabot ng 666. Ito ay 214 lamang lahat at malayo sa kanilang binibintang na ang Santo o Papa ay ang 666. Samantalang, ang sinabi ng aklat ng Apokalipsis, ay hindi rin naman isang titulo, kundi pangalan ng tao na may kaugnayan sa isang hayop na kumakatawa ng isang tao, na nangangahulugan na 666. Kaya isang malaking kabiguan ang kanilang bintang tungkol sa Santo o Papa ng Vatican. Ang totoong tinutukoy ni Apostol Juan, na ang pangalan ng isang tao nang may katumbas ng numerong 666, ay walang iba kundi ang masamang emperador ng Roma noon, na si Neron Caesar. Narito ang tunay na kalkulasyon ng pangalang Neron Caesar. Gagamitin naman natin ang paraan ng numerical value sa salitang Hebreo. Ngunit ang salitang Hebreo ay walang vowels, at ito ay puro consonants lamang. Kaya ang pangalan na Neron Caesar ay nagiging NRWNQSR na lamang ito. At narito ang kalkulasyon ng pangalan na NRWN. Ang N ay 50, ang R ay 200, ang W ay 6, at ang N ay 50. At narito ang bilang ng salitang NRWN, 306. Ngayon punta naman tayo sa salitang QSR. Ang Q ay 100, ang S ay 60, ang R ay 200. Narito ang bilang ng salitang QSR, 366, at kung idagdag natin sa 306, dito na natin makikita na ang bilang na kalkulasyon ng pangalang Neron Caesar ay
talagang katumbas sa numerong 666. Si Neron Caesar naging isang banta ng mga Kristyanismo, siya ang emperador na pumatay ng libo-libong Kristiyano sa panahon ng mga apostol sa Roma. Ngunit sino ang mga maaring matatawag na 666 sa modernong panahon? Sa modernong panahon, ang 666 na ay popular na ginagamit sa mga pelikula, musika, at mga libro bilang isang simbolo ng kasamaan. At ang pinakamalaking tanda na ang isang tao ay isang 666 ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagbilang ng kanyang pangalan. At ang tanda na ito ay mababasa sa aklat ng Apocalypse Kapitulo 13 Versikulo 6. Ganito ang mababasa, nilapastangan nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at ang lahat ng nakatira doon. Ngayon, makikita natin kung anong klaseng nilalang ito. Sa teksto na ito ay may mababasa, na ang taong may pangalan na katumbas ng numerong 666, ay nilapastangan niya ang lahat na nakatira sa langit. Sino ba ang nakatira sa langit? Maliban sa Diyos, di ba ang mga banal, tulad nila San Pablo, at San Pedro, lalo na ang ina ng Panginoon na si Maria. Dito natin malalaman na ang sino man ang mga relihiyon na may galit at naglapastangan sa lahat ng mga nakatira sa langit. Ayon sa aklat ng Apokalipsis ay magiging 666 sa darating na panahon. At kayo na po ang maghusga kung sino-sino ang mga tao na ito sa modernong panahon. Kaya ingat po tayo sa pagbabasa ng Biblia, dahil ang maling pangunawa ay siyang maghatid sa atin sa kapahamakan. Sana kahit kunti po may napulot tayong aral sa video na ito, maraming salamat po, hanggang sa susunod.